Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan tungkol pa rin sa mga kababaihan. Health related pa rin ito, okay? So ito ay tungkol sa pagdurugo. So ito ay pinag-uusapan natin, ang pagkukumpara natin or ang pag-discuss natin ngayon ay tungkol sa implantation, placenta or yung spotting versus dun sa regular na regla. So paano mo ba talaga makikita, malalaman, masasabi na ito ay implantation placenta ng bleeding lang or ito ay spotting or ito ay regla? Okay, karaniwan na tinatanong, lalo na kung nag-worry sila, baka sila ay buntis or nag-expect na sila ay magbubuntis, na ito yung tinitingnan nila na sintomas or senyales, no? So, isa-isahin natin. Pwede nating, unang-una, pwede nating i-compare ang kulay or ang color kapag ka implantation bleeding or ito ay plus spotting. Ang kulay nito ay kulay pink to brown. Okay, pero pagka ito ay regular na regla, so syempre ito ay kulay pula. Okay? So next nating pag-uusapan, ako pwede natin din silang i-compare in terms of yung flow, yung dami or kung ano yung lumalabas, no? Yung dugo na lumalabas kapag ka ito ay implantation bleeding or spotting, ito ay papatak-patak lang. Okay? Kasi nga spotting lang siya. Pero kapag ka ito ay regular na regla, so syempre ito ay pupwede na heavier, okay? Pero pupwede din naman siyang light, from light to heavier. So yung tingnan din natin yung cramps, no? Yung cramps, yung pananakit ng puson, kapag ka ito ay pananakit ng puson dahil sa implantation ng placenta at nagkaroon ng spotting, so pupwedeng ito ay sasabihin natin na mostly mild lang naman. Pero kapag ka ito ay yung natural na pagre-regla, syempre nakakaranas ng dysmenorrhea, kaya naman ito ay pupwedeng from mild to severe. Tapos yung consistency, yung itsura ng lumalabas na dugo, kapag ka ito ay spotting, thin and watery. Pero kapag ka ito ay normal na regla, ito ay thin red at saka merong mga clotted blood, di ba, minsan na lumalabas. At tapos yung duration, kapag spotting to, mabilis lang po. Mga 1 to 2 days, then nawawala na po siya. Pero ang regla, di ba, average, nagre-range siya minsan ng mga 4 hanggang 7 araw. So, anong mangyayari kapag nag-test kayo ng pregnancy test? Sa implantation placenta, or implantation ng placenta nga, ito ay syempre positive. Pero kapag ka ito ay, ang bleeding ay dahil lang sa regular menstruation, kahit mag-pregnancy test ka, wala. Ito ay negative. Not pregnant. Although, kailangan din natin i-consider na marami pa rin dahilan or maraming sanhi kung bakit nagkakaroon ng mga spotting ang mga babae, no? Hindi lang dahil sa pagbubuntis. So, marami tayong mga cases na nagkakaroon ng spotting pero hindi naman sila buntis. Ito yung mga posibleng may STD, posibleng may UTI, may mga hormonal imbalance, merong problem sa ovulation nila, yung merong mga pelvic inflammatory disease, mga kasakitan sa reproductive organ, pupwedeng nagkaroon ng ectopic pregnancy, pwede ring gumagamit sila ng hormonal birth control like yung mga DMPA at iba pa. So yun, so pupwedeng yung spotting ay dahil sa mga bagay na yun. So mga ka-nurse, hanggang doon lang muna ang ating pag-uusapan. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At sana kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like this video and subscribe to my channel and paki-share na rin po para po makapagbigay tayo ng kaalaman sa iba pang mga iba pang nangangailangan ng mga ganitong klaseng information. So yun lamang po. Bye mga ka-nurse!